Oh, welcome back mga kahataw. Kayo ba ay mahilig uminom ng sobra-sobrang alak? Ayan, kung oo, pwes makinig kayo sa ating Healthline News dahil tatalakayin natin ang epekto ng sobrang pag-inom ng alak sa ating katawan. At para sa Healthline News, makakasama natin ngayon si Kabrigadang JB Lee. Sa bawat selebrasyon, nagiging sentro ng kasiyahan ang pag-iinom ng mga beer o ang mga klaseng nakakalasing na inumin. Bagamat nagbibigay ng saya, ay maaaring maging mitsa rin ng iyong buhay. Ako po si JB Lee, mga kaibigan, at ngayong umaga, mga kabrigada, pag-uusapan natin ang mga epekto ng labis na pag-iinom ng alkohol. Dito lang sa paboritong programa ng bayan, ang Healthline. Alam ho nating lahat kung anong masasamang epekto na naidudulot sa ating katawan ang labis na pag-inom ng alak. Kung ang isang tao ay lubusang nalulong sa ganitong gawain, makararanas tiyak ng maraming uri ng negatibong resulta. Ang mga epektong ito ay makakasira hindi lamang sa ating physical na pangangatawan, bagkos ay nakakaapekto rin pati sa ating isipan, damdamin at pagkatao. Maraming sitwasyon ang nagaganap na nakakasira rin sa isang relasyon, trabaho, at kabuuang buhay ng mga tao at miyembro ng pamilya. At minsan nga, ang labis na humaling sa alkohol ay nagiging dahilan ng mas malalang kondisyon gaya ng pagkakaroon ng maraming sakit at komplikasyon sa iba't ibang internal na bahagi ng katawan na nagiging sanhi ng malagim na kamatayan ng isang nilalang. Sa patuloy na pag-abuso ng ating katawan sa alkohol, mas nagiging dependent tayo. Ika nga, dito na nakadepende ang ating buong sistema sa mga nakakasirang kemikal na unti-unting makakaapekto sa loob at labas ng ating pisikal at emosyonal na sistema. Magkakaroon ng maraming side effects at magigising na lamang tayo isang umaga na hindi na pala natin kayang itigil ang pagkakaroon ng ganitong bisyo. Paano nga ba malalaman kung sobra na ang pag-inom ng alak? Una sa lahat, anong ibig sabihin ng sobra? Sino makakapagsabi kung sobra na ba ang alak na nainom ng isang tao? Ayon sa research, isa o hanggang dalawang bote ng beer kada araw, ngunit hindi lalampas ng pitong bote ng beer sa isang linggo ang pwedeng inumin upang hindi maaapektuhan ang mga internal parts ng katawan. Sa hard drinks naman gaya ng gin, vodka, rum o brandy na may 40% alcohol, ngunit hindi lalampas ng 14 na shot sa isang linggo. Dumako naman tayo sa mga pangmatagalang epekto ng patuloy na paglalasing at sobrang pag-inom ng alak. Ang epekto ng alak sa atay ay ang pinakamabigat dahil ang alkohol ay isang lason sa katawan at ang atay ang pangunahing bahagi ng katawan na naglilinis ng mga lason at iba't ibang kemikal. Kapag sobrang nainom mong alak, hindi kinakaya ng atay na linisin lahat ng alkohol sa katawan at ito'y namamaga at nasisira. Kapag tuluyang nasira ang atay, isang kondisyong tinatawag na cirrhosis, maaaring magtuloy-tuloy ang isang tao sa pagkasira ng bato, koma o kamatayan. Hindi lamang atay ang apektado ng sobrang pag-inom ng alak. Pinakaganit ng alak ang mga ugat ng dugo na maaaring magdulot ng high blood at sakit sa puso. Marami pang epekto sa katawan ng alak gaya ng pagkasira ng mga brain cells, pagkasira ng pancreas, bangungot at iba pa. Ayon kay Dr. Tina Ramizo, isang pediatrician at miyembro ng General Santos City Medical Society, ng mga chemicals at mga toxins na dala ng alak ay nakakapinsala sa mga internal part ng katawan ng tao. Sanhi rin ito ng pagkakaroon ng liver cancer na maaaring ikamatay ng tao. Ang major factor na na-affect ng ating pagkamasyado kang addict ka sa alcoholic beverages is ito pong ating liver. Alam po natin yung liver po natin, yun po yung basurero ng ating katawan. At oras po na nasira yung ating liver, magkakasakit po tayo dahil yung mga toxins po sa ating katawan ay hindi na natin mailabas. At magkakaroon po tayo ng pamamanas at magiging yellow po yung ating mata. At yun po ay isang dahilan po pwede kung saan tayo ay magkaka-liver cancer. At pag nagkaroon po tayo ng liver cancer, mahirap po itong gamutin lalo po pagkapag kumalat na. So, iwasan po natin yung liver cancer, so iwasan po natin yung addiction sa alcohol. Mas maganda pong tubig yung ating inumin. Nagiging dehydrated umano ang isang tao sa tuwing ito ay umiinom ng alak, kung saan senyales umano ito na ang lahat ng mga minerals at bitamina sa katawan ay inilalabas sa mga kemikal na dulot ng alak. Kapag ka umiinom kasi tayo ng alcohol, lalo tayo na dehydrate kasi mayroon po itong mayroon po siyang effect na parang napapaihi tayo. So yun po ang dahilan kung bakit tayo na dehydrate. So kailangan po uminom po tayo ng tubig. Tintingnan po natin yung ating ihi. Kapag yung ihi natin is masyadong dark yellow or dark orange, ibig po sabihin yan is dehydrated na po tayo.
Ang pinaka symptoms ng liver cancer or liver problem is nagyayelo yung mata, namamanas, nahihirapan huminga, kasi po yung tubig po sa katawan natin pwedeng maipon siya sa ating paa, pwede po sa ating mata, pwede po sa ating baga. Pag naipon po yung tubig sa ating baga dahil hindi po mailabas ng ating atay, mahihirapan po tayong huminga. And then pag naipon naman sa tiyan natin, lalaki yung tiyan natin, magkakaroon tayo ng ascites, at yun po ay napakasakit. So iwasan po natin ang pag-inom ng too much alcohol. Everything po should be in moderation. Kasi yung addiction sa alcohol, sa simula, isa, dalawang baso ka lang. Later on, mas kailangan mo na ng mas malaki, mas maraming baso ng alcohol bago mo ma-feel yung high or yung feeling of wellness. So, kaya nga tinawag yun na addiction. Kaya as much as possible, kailangan maagapan yun. As much as possible, kung hindi ka man lang addicted sa alcohol, iwasan mo na yung pag-inom ng sobrang alak, iwasan mo yung mga barkada mo na sobrang mahilig sa pag-inom ng alak, mas mag-concentrate ka sa mga healthy activities like for example, exercise. Alam niyo po, pag po kayo nag-exercise, mayroon po kayong happy hormones na ilalabas yung inyong brain. So instead po na uminom kayo ng alak or magbisyo kayo ng mga alcoholic beverages or paninigarilyo or mga bisyo pa, mga shabu, eh mas maganda po is mag-concentrate po tayo sa mga healthy activities tulad po ng pag-exercise. Hindi na po bago sa pandinig ang pagkakaroon ng masamang epekto ng sobrang pag-inom ng alak. Taon-taon nga ho, libo-libo ang namamatay sa buong mundo dahil sa karamdaman sa atay na dulot ng sobrang alak sa katawan. Mga kabrigada, marami din ang napapabalitang namatay dahil sa aksidente na may koneksyon pa rin sa alak. Ngunit kung inaakala nyo na sakit sa atay at aksidente lamang ang masamang naidudulot ng sobrang alak, nagkakamali po kayo. Sa katunayan, mayroong halos 60 na uri ng sakit ang may kaugnayan sa maaabusong pag-inom ng alak. Una nito ay ang anemia, cardiovascular disease, dementia, nerve damage, gout, alta presyon, impeksyon sa katawan at pagkasira ng pankreas. Nagdudulot din ito ng abnormalidad sa protein metabolism, blood coagulation at paggawa ng mga hormones. Pinahihina rin ito ang immune system, kung kaya't mas madaling kakapit ang sakit. Mas mataas rin ang tsansang magkaroon ng pneumonia at tuberculosis ang mga umiinom ng alak. Bukod ho sa mga nabanggit na problemang dulot nito sa kalusugan, nakapagdudulot din ito ng mga problemang pang-ekonomiya at psychosocial. Ang malakas na mangiinom ay naguubos ng karamihan sa oras nila sa pag-iinom at nakakaapekto ito sa kanilang trabaho, mga responsibilidad at iba pang gawain. Kadalasan ho nagre-resulta pa ito sa kanilang kahirapan at problema sa pamilya o kaibigan. Hindi naman ho masama ang pag-iinom kung ito ay tama lamang o moderate. Ang isa sa pinakamahirap na aspeto ng alcoholism ay ang katotohanang ito ay uri ng sakit. Marami sa mga Pilipino ang hindi lubos na nakakaunawa na ito ay nangangailangan ng karampatang medikal na atensyon upang gumaling. At ang masakit, lumalala ang kondisyon dahil sa pagtanggi, pag-iwas o hindi pag-amin na siya ay may problema o dahil hindi niya alam na siya ay may ganito ng karamdaman. Ang alcoholism ay isang mapagkunwaring sakit at ang isang taong mayroon nito ay maaaring lumala sa dahilang kulang siya sa kaalaman o hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Ang pag-iinom ng alak ay maaaring maging mitya ng iyong buhay upang mapigil ilan ang pagkakaroon ng mga nakamamatay na sakit gaya ng ating mga nabanggit kanina, ay mainam na itigil na lamang ang pag-iinom ng alak. Mga kabrigada, sabayan din ang pag-inom ng mga suplementong herbal na ika nga nakakatulong upang mapanatili ang maayos na pangangatawan. Mga kaibigan, ang NutriCleanse Herbal Capsule ay tumutulong upang mailabas ang mga chemicals at toxins na nasa katawan ng tao na mula sa iniinom na alak. Tumutulong din ito sa magandang absorption ng mga vitamina at mineral upang maiwasan ang mga nakamamatay na sakit gaya ng cirrhosis at liver cancer. Bukod sa mga epekto ng alak sa katawan, ang paglalasing ay nakakasira rin sa buhay. Mga kabrigada, ang pagiging adik ay umuubo sa panahon at pagkakataong makapag-aral, makapagtrabaho at maging kapakipakinabang na miyembro ng pamilya at lipunan. Huwag po tayo magpaalipin sa alak. Kung ikaw o isang kakilala mo ay sa palagay mo'y adik sa pag-inom ng alak, huwag magatubiling lumapit sa doktor para makahingi ng tulong at malampasan ang problemang ito. Mga kaibigan, muli po, ito si JB Lee at samahan niyo po ako ulit bukas, ito pa rin sa paboritong habit ng bayan, ang Healthline.